All set na ang pag-arangkada ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na isasagawa sa Sultan Kudarat bukas. Alamin natin ang mga serbisong nakahanda para sa ating mga kababayan sa ulat ni Bella Lesboras. Live, Bella. Dominic, siksik, liglig, umaapaw ang mga hatid na serbisyo, programa at ayuda ng pamahalaan dito nga sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ilulunsad bukas dito nga sa Sultan Kudarat. Hatid ang programang ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para nga mas mayangat pa ang buhay ng ating mga kababayan. Mula sa performances hanggang sa iba't ibang booth at pangregalo, puspusa na ang paghahanda ng mga otoridad para sa gaganaping bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Isulan Sultan Kudarat. Ang BPSF ay isang one-stop shop caravan na layong mas mailapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo, programa at ayuda ng gobyerno. Kabilang na riyan ang mga sumusunod na health services. Mayroon ding iba't ibang cash assistance programs. Siyempre, may livelihood programs din mula sa DOLE, DTI, DMW at OWA. But wait, there's more! May passport on wheels pa para sa mga nagnanais kumuha ng passport. LTO booth na perfect sa mga kukuha o magre-renew ng driver's license. At nariyan din naman ang PSA booth sa mga kukuha ng birth certificate, marriage certificate at iba pang civil registry documents. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay isang mahalagang proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at bilang kinatawan ng Presidente, pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng programa rito sa probinsya bukas, kasama rin si Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr. Ayon kay House Deputy Secretary General Sofonias Gabunada Jr. na bahagi rin ng BPSF National Secretariat, inaasahan na itong BPSF leg sa Sultan Kudarat ang magiging pinakamalaking caravan sa programang ito sa ngayon dahil aabot sa 1.2 billion pesos na halaga ng serbisyo, programa at cash assistance ang ipamamahagi ng pamahalaan. Bukod naman sa BPSF, ilulunsad din sa probinsya bukas ang cash and rice distribution o card program kung saan nasa kalahating milyong kilo ng bigas ang ipamimigay. Well, itong bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sultan Kudarat, ito yung pinaka-anticipated, no? At sa tingin namin, ito ang well-participated na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. In terms of number of agencies, sobrang dami. 55 national government agencies with 329 programs and services ang babagsak dito sa Sultan Kudarat. In a total of combined, no, lahat ng programa at serbisyo and cash assistance, aabot tayo sa 1.2 billion pesos worth of programs and services and cash assistance na ibabagsak dito sa Sultan Kudarat para ma-avail ng mga tao natin dito. Para makasali at maka-avail ng mga serbisyo at programa bukas, mainam na mag-register online. Pero paano naman ang mga walang internet at hindi techie? Open po tayo, ma'am, no, sa lahat ng walk-in na gustong mag-avail doon sa 329 programs and services natin para po itong mall. Kahit buong araw silang mamasyal at mag-avail ng serbisyo, wala pong limit ang pag-avail nila ng programa at serbisyo ng gobyerno. Dominic, bukod naman sa mga serbisyo, programa at ayuda, naku, may entertainment din na ihahatid ang pamahalaan bukas para sa ating mga kababayan. Merong concert, merong fireworks at iba pang dapat abangan sa aking nilikulan nga. Dominic, tuloy-tuloy yung paghahanda ng mga performers para talaga nga masulit yung pagpunta ng ating mga kababayan dito. At inaasahan nga, bukas yung paglulunsad niyan at magtatagal yan hanggang sa Lunes. Dominic, at meron pang spillover yan sa iba't ibang munisipyo at lungsod dito nga sa Sultan Kudarat kapag may mga ibang programa na may hindi pa matatapos yung pagpe-payout nila o ano pang servisyo na hati nila para nga talagang masatisfy at na mabigyan ng servisyo na naayon para sa kanila yung ating mga kababayan dito. Dominic? Alright, maraming salamat, Bella Lesboras.